Mary, anak. Oh, Nay, inay, bakit ko kayo naiyak? Magbihis ka. Puntahan natin si Teban. Bakit ho, Nay? Ano ho bang nangyari, Nay? Nakarating sa akin. Napatay na daw ang misis niya. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Nay, ako na hong magliligpit niyan. Hindi na, ako na. Nay, sige na ho. Birthday na birthday ninyo eh. Naguhugas ho kayo ng plato. Ako na dito. Mga bisita ko naman yung kumain sa mga pinggan na ito. Eh, Nay, ako na ho. For sure po, napagod kayo sa handaan nyo. Kaya sige na ho, ako na ho dito, Nay. Salamat, anak. Pahinga na ho kayo. Teka, huhugasan ko lang tong tupperware. Ako na ho. Ako na. Pahingin ng malinis na tuwalya. O, ito ho. Ipagbabalot ko lang ng handa si Teban. Yung crush nyo, Nay. Ako, tigilan mo nga ako, Mary. Totoo naman ho eh. Crush nyo si Mang Teban. Hindi kasi sila nakapunta. Kaya ako na lang ang magdadala ng mga handa. Nay, ako na ho. Baka mamaya, madulas pa ho kayo sa labas. Madilim na ho, Nay. Hindi na. Kaya ko. Maghugas ka na lang dyan ng pinggan. Aso si Nanay. Gusto niya lang sumilay sa crush niyo eh. Manahimik ang bata ka. Ibubuntalin kita eh. Nay, ba't kasi dinidinay niyo pa? Inamin niyo naman na dati sa akin na crush niyo si Mang Teban. Masyado na akong matanda para sa crush-crush na ganyan. At saka isa pa, huwag mong kalimutan na may asawa si Teban. Kaya kalmahin mo yung dila mo. Nay, inaasar ko lang naman ho kayo kapag tayong dalawa lang eh. Wala naman ho akong pinagsasabihan na crush nyo si Mang Teban. Eh di mabuti kung ganon. Ano Nay, sisilay ba kayo sa crush nyo? Patawarin mo ako, Eska. Eh, hindi ako nakadalo sa handaan mo. Kalimutan mo na yon. Salamat nga pala dito sa dala mong pagkain. Garantisado. Masarap to. Tinulungan ako ni Mary sa pagluluto. Salamat ulit, ha? Kamusta na nga pala yung asawa mo? Mabuti naman. Pinilit nga ako kanina eh. Sabi niya pumunta daw ako sa handaan mo. Eh, kaya lang eh, kung pupunta ako, eh, walang maiiwan dito sa bahay. Hindi naman pwedeng iwan ko lang mag-isa dito yung asawa ko. Gising pa ba? Pwede ko bang makausap? Eh, natutulog na. Sandali ay gigisingin ko. Nako, wag na. Hayaan mo nang makapagpahinga. Dumaan lang talaga ako para ibigay sa'yo yan. Ay, salamat ha. Walang anuman. Eh, happy birthday uli. Salamat. Mary, marami bang pumunta? Eh, hindi naman ganoong karami. Nagbibiroon nga sila kanina. Karamihan daw sa mga kaibigan ni Nanay. Hindi niya na daw inimbita kasi nga nasa sementeryo na. Ilang taon ulit si Nanay mo? 85? 89 na.
malusog at malakas pa rin siya sa edad niya na yun, ha? Oo nga eh. Kaya nga, gabi-gabi ako nagpapasalamat sa Diyos. Kasi nga, kahit matanda na yung nanay ko, Diyos ko, napakasigla pa rin. May crush pa nga eh. Si Mang Teban ba yan? Naku, tuwang-tuwa ako sa love story nilang dalawa. Anong love story? Ano ka ba? Nakwento ko na kaya sa'yo. Hindi pa. Ang naikwento mo sa akin, umamin yung nanay mo sa'yo na crush na si Mang Teban. Eh, yun nga yun. Dati pa daw niyang crush si Mang Teban. Crush niya na daw yun simula nung binata at dalaga pa lang silang dalawa. Mm-hmm. Tapos ayun, torpe kasi si nanay. Alam mo na, Maria Clara nung mga panahon nila, di ba? Mm-hmm. Kaya kahit na may nararamdaman siya para kay Mang Teban, naku, sinikreto na lang niya. Secret na lang kasi nag-asawa na si Mang Teban, ganun. Hindi. Nagkaroon daw kasi ng girlfriend si Mang Teban. Mm-hmm. Nobya yung salitang ginamit ni nanay. Ang luma. Nung naghiwalay na si Mang Teban tsaka yung girlfriend niya, to the rescue naman daw si nanay. Kinomfort ni nanay yung broken-hearted na si Mang Teban. Mm-hmm. Pero hindi pa inaamin ni nanay na may feeling siya kay Mang Teban. Tapos ayun, nagulat na lang si nanay. Abay, may bago ng girlfriend si Mang Teban. At yun yung pinakasalan ni Mang Teban. Ang lungkot naman pala. Kaya nga eh. At kaya nga rin hindi na nag-asawa si nanay. Tapos ayun, inampun na lang niya ako. Sabi niya, mag-aampun na lang daw siya. Magiging nanay na lang daw siya imbis na maghanap ng ibang lalaki. Tingin mo ba hanggang ngayon, mahal pa rin nung nanay mo si Mang Teban? Pwede. Pero hindi ko sinasabi yung salitang mahal eh. Kasi hindi rin naman tama. May asawa na si Mang Teban. Sa bagay. Kaya nga kapag inaasar ko si nanay, sinasabi ko crush niya lang. Mary! Mary, anak! Oh, Nay! Nay, bakit ho kayo umiiyak? Si Alvin! Nasaan ang asawa mo? Eh, Nay, umalis na ho. Eh, Nay, bakit ho kayo naiyak? Magbihis ka. Puntahan natin si Teban. Bakit ho, Nay? Ano ho bang nangyari, Nay? Nakarating sa akin. Napatay na daw ang misis niya. Ano ho, Nay? Diyos ko. Hindi na raw nagising. Dinala sa ospital. Pero wala na raw buhay, sabi nung doktor. Halika, samahan mo ako. Oo, sige ho, Nay, tara ho. Ay, salamat sa tulong mo, Mary. Wala ho yun. Sino ba namang magtutulungan kundi tayo ding magkakapitbahay? Ay, hindi ko alam yung gagawin ko kung wala kayo. Wala naman akong alam kung paano mag-asikaso ng lamay. Tay, kumain na ho ba kayo? Ay, busog pa ako. Teban, kailangan mong kumain. Abay, baka manghina ka. Baka kung anong mangyari sa'yo. Eh, kumain na ako kanina pa. Busog pa ako. Sige ho. Tay, sabihin nyo lang ho sa akin kapag nagugutom ho kayo, ha? Ikukuha ko kayo ng pagkain. Eh, maraming salamat. Sige ho. Asikasuhin ko lang ho muna yung mga bisita. Salamat. Simula nung ma-stroke at maging imbalido yung asawa ko, hinanda ko na yung sarili ko sa mga posibleng mangyari. Pero kapag dumating pala yung oras, masakit pa rin. Masakit pa rin. Tatagan mo yung loob mo. Nalulungkot lang ako kasi namatay yung asawa ko na hindi ko man lang siya nabigyan na masaganang buhay. Huwag mong sabihin yan. Puro hirap lang ang naidulot ko sa kanya. Hindi yan totoo. Kapag nakakausap kong asawa mo noon, kapag nakakausap ko si Maripe, lagi niyang sinasabi sa akin na masayang masaya siya
Kasi ikaw ang naging katuwang niya sa buhay. Sana. Sana mapatawad niya ako sa klase ng buhay na naibigay ko sa kanya. Teban, huwag mong sabihin yan. Hindi ka kailangang patawarin ng asawa mo kasi wala ka namang kasalanan. Marife, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nay, huwag niyo naman hong masyadong pagurin yung sarili niyo. Kaya ko. Eh, Nay, baka ho ano mangyari sa inyo. Tandaan niyo, hindi na kayo ganoong kabata. Kaya ko. Kailangan tayo ni Teban ngayon. Kailangan niya ng tulong. Eh, naiintindihan ko ho yun. Pero Nay, syempre, huwag niyo naman hong sagarin yung sarili niyo. Nag-aalala ho ako sa inyo eh. Mary, kailangan ng tulong ni Teban. Wala siyang anak. Wala nang balita sa mga kamag-anak. Sino pa bang ibang tutulong sa kanya kung hindi tayo? Oho, tutulungan ho natin si Mang Teban. Pero Nay, alagaan niyo rin ho yung sarili niyo. Baka mamaya mapano ho kayo. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo akong alalahanin. Masakit pa ba yung tuhod ng nanay mo? Kumikirot-kirot pa. Pero pagkatapos kong imasahi yung hita, ayun, nakatulog. Inunom niya ba yung gamot? Oo, tigas nga ng ulo eh. Sinabi kong huwag na kasing maglakad sa libing. Eh, naglakad pa rin. Nagulat nga ako nung nalaman kong ililibing na kaagad yung asawa ni Mang Teban. Hindi ba masyadong mabilis? Wala naman kasing hinihintay na kamag-anak. Kaya ayun. Paano yun? Mag-isa na lang sa bahay si Mang Teban? Oo. Eh, wala naman siya kasing kasama eh. Si Aling Marife lang naman yung kasama niya dati pa. Nung na-stroke tapos naging bedridden si Aling Marife, si Mang Teban lang din yung nag-alaga sa kanya. Mm-hmm. Ngayon wala na si Aling Marife, eh di nga, ayan, mag-isa na lang si Mang Teban. Ilan taon na ba si Mang Teban? Ang alam ko kasing edad lang yun ni nanay eh. Okay lang ba sa'yo, anak? Pwede ba yun na kapag mag-grocery ka, eh, ibili mo na rin ng konti si Teban? Oo naman po. O sige, kakausapin ko rin yung asawa mo. Makikisuyo rin ako. Nay, wag na ho. Ako na hong bahala. Salamat, anak. Gusto ko rin pong tulungan si Mang Teban. Ano ba naman ho yung konting grocery? Matanda na kasi si Teban. Hindi na rin kayang bumili ng mga kailangan niya. Okay lang ho, Nay. Yayayain ko nga rin sumama sa amin sa pagsusumba para naman makalanghap siya ng sariwang hangin. Abay, lagi kasi nagkukulong sa bahay niya. Eh, sasama daw ho ba? Ay, sabi oo. Para kahit paano, ay malibang-libang naman si Teban. Maraming salamat kasi palagi niyo kong sinasama kapag lumalabas kayo. Naku, Mang Teban, mas masaya po kapag kasama kayo. Mas masaya kapag kumpleto ang magkakapitbahay. Ay, may ba ako? Eh, hindi pa ba kayo magkakaanak nung asawa mo? Mahirap ang tumanda na walang anak. Nag-iipon pa ho kami, Tay. Ay, kung sa bagay may punto ka, eh, magastos naman talaga pag nagkaanak. Kaya dapat handa kayo para mabigyan ninyo ng magandang kinabukasan yung magiging anak ninyo. Oho. Kaya ikaw, kapag niyayaya ka namin, ay sumama ka para maaliw-aliw ka naman kahit papaano.
Maraming salamat sa inyo kasi hindi niyo ako tinuturing na iba. Salamat kasi kapag kasama ko kayo, gumagaan ang pakiramdam ko. Basta, Tay Teban, huwag ho kayong mahihiya ho. Kung may kailangan ho kayo, sabihin niyo lang ho agad sa amin. Ay, salamat. Eh, hindi ho ba kayo nahihirapang mag-isa kayo sa bahay niyo? Ay, hindi naman gaano. Ay, aminin ko nung una, mahirap. Lalo pa na wala yung asawa ko. Pero eto, ay, nasasanay na rin ako. Ilang buwan na rin yung nakalipas simula nung mawala si Marife. Ay, napakabilis talaga ng panahon. Oo nga ho eh. Eh, Tay, kay ho ba eh may balak maghanap pa ng ano, ng girlfriend? Ano sabi mo? Mary, ano ba namang klaseng tanong yan? Wala talagang preno yung bibig mo. Eh, bakit ho? Wala naman hong masamang tanongin eh. Tsaka, mukha namang hong nakamove on na si Mang Teban, tingnan nyo. Tsaka bata pa, kayang-kaya pang makatatlo. Ang gwapo pa nga ho ni Mang Teban eh. Ay, tingnan natin. Tingnan natin. Uy, si nanay, kinikilig. Abay, bubuntalin kita. Kinikilig si nanay. Magtigil ka nga. Makakatikim ka talaga sa akin. Joke lang ho. Si nanay masyadong seryoso, hindi ma-joke. Love you, nay. Love you, hin mo mukha mo. Ang sungit ng nanay kung may asim pa. Kukurutin talaga kita sa singit. Ay, nay, kasi naman ho, wala naman hong masama eh. Matagal na namang byudo si Mang Teban. Single naman kayo. Wala naman hong masama kung sakaling magde-date kayo. Anong date yung pinuputak mo dyan? Masyado na kaming matatanda para sa mga date-date na yan. Abay, para lang yan sa mga millennials. Ano? Anong millennials, nay? Eh, sa millennium kasi galing yon. Millennium, pinanganak kaya millennials. Nay, millennials ho. Tinuro ko na ho yun sa inyo. Nakalimutan nyo na naman, millennials. Millennials. Millennials nga ho yun. Naituro ko na sa inyo yun, nay, diba? Ay nako, pareho lang yun. Tsaka alam mo namang makakalimutin na ako. Pero hindi nyo makalimutan yung feelings nyo para kay Mang Teban. Walang feelings, feelings. Huwag ipilit ang hindi pwede. Mm-hmm. Ako na yung sarili ko. Eh, lagnat laki lang to. Lagnat laki? Teban, 89 ka na, hindi ka nalalaki. Eh, simpleng trangkaso lang ito. Nagpabili na ako ng gamot kay Mary. Kapag hindi ka pa gumaling, sasamahan ka namin sa doktor. Huwag nice ka. Eh, gastos lang yun. Mas gagastos ka kapag lumalay ang sakit mo. Iska. Ano yun? Bakit? Hindi ka na nag-asawa. Eh, walang nagkakagusto. Anong wala? Pila yung mga lalaking nagpaparamdam sa'yo noon. Lahat hindi mo pinansin. Eh, nakala pa nga naming tomboy ka noon. Hindi ako tomboy. Eh, bakit nga hindi ka nag-asawa? Abay, wala. Eh, baka wala talaga. Talagang hindi ako sa pag-aasawa. Ay, kung sakali, napakaswerte ng napangasawa mo. Maalaga ka at mabait. Teban, kung ano-anong pinagsasasabi mo, nagdedeliryo ka na ba? Nakakatawa ka pa. Maswerte talaga yung lalaking para sa'yo. Matanda na ako para isipin ang mga bagay na yan. Sandali, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano yun? May naglalako kasi kanina kaya binilhan kita. Ano to?
Eto, Rosas, pasasalamat ko sa lahat ng mga tulong mo. Nay! Alam mo, feeling ko ho, may gusto rin sa inyo si Mang Teban. Magtigil ka ng bata ka. Eh, kasi tingnan nyo, Nay. Binigyan ho kayo ng rosas. Plastic nga lang. Nagbigay na nga yung tao. Magre-reklamo ka pa. Sa bagay, ang mahalaga ho, nagbigay ng flower. Baka crush din ho kayo ni Mang Teban. Anong crush? Abay, binigyan niya ako ng rosas kasi nga Mother's Day sa Linggo. Kaya naaalala niya akong bilihan. Hindi mo ba nababasa yung card? Happy Mother's Day ang nakasulat. Eh kahit na ho, binigyan niya pa rin kayo. Ibig sabihin nun, naaalala niya kayo. O eh bakit kayo nakangiti? Ay, hindi ako nakangiti. Kinikilig si nanay. Hindi nga ako kinikilig. Kinikilig si nanay. Teka nga, maiihiyata ako. Nay naman eh. Tumigil ka nga. Walang nararamdaman sa akin si Teban. Dahil matanda na ako, wala na rin namang kasiguraduhan kung gaano pa ako tatagal. Teban, huwag kang magsalita ng ganyan. May aminin ako sa'yo. Ano yun? Hindi. Kalimutan mo na. Ano nga yun? Abay, sabihin mo na. Hindi ko alam kung bakit silos na silos sa'yo noon yung asawa ko. Sa akin? Oo. Silos na silos siya. Parang wala naman akong naramdaman kapag kausap ko noon si Maripe. Sikreto niya kasi yun. Silos na silos sa sayo. Ikaw, nakuha mo pang siraan yung asawa mo. Iska, nagsasabi ako ng totoo. Nagsiselos talaga sa sayo. Ayan lang yata yung sikreto ko sa buhay. Naaalala mo na naman yung asawa mo? Oo. Pero hindi na ako nakakaramdam ng lungkot. Panigurado na sa langit na yon, eh madasalin kasi yun eh, na sa mas magandang kalagayan na siya, masaya rin ako kasi bago siya mawala, nasabi ko na sa kanyang lahat ng gusto kong sabihin. Eh bakit? Bigla nawala ka ng imit. May gusto rin akong aminin sa'yo. Ano yun? Mahal kita. Buhal? Eh, sinong nabuhal? Mahal kita! Eh, bakit mo ako sinisigawan? Abay, bigla ka kasing nabing eh. Mahal mo ako? Oo, mahal kita. Anong mahal? Anong ibig mong sabihin? Abay, mahal kita. Noon pa lang, mahal na kita. Naaalala mo, tinanong mo ako nung isang araw kung bakit hindi na ako nakakapag-asawa pa. Ikaw ang dahilan. Mahal kasi kita. Kaya lang, inagmahal ka ng iba. Eh, Iska, bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko rin alam. Eh, bakit mo naman ako binigla, Iska? Patawarin mo ako. Ay, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pasensya ka na. Ay, matatanda na tayo para magpaligoy-ligoy pa, Iska. Eh, pasensya ka na. Hindi ko masusuklian yung nararamdaman mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo rin naman kailangang suklian. Napakabuti mo sa akin, Iska. Napakabuti ninyo sa akin ng anak mo. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa'yo, pero Iska, hanggang ngayon, mahal ko pa rin yung asawa ko.
Ganoon ba? Oo. Pasensya na. Huwag kang humingi ng tawad. Naipangako ko kasi sa asawa ko na sa'yong huling taong mamahalin ko. Nay, ako na akong magdadala niyan kay Mang Teban. Hindi na. Ako na. Huwag mo akong alalaanin. Nay, huwag niyo kong masyadong isipin yon. Ang mahalaga ho na sabi niyo sa kanya yung nararamdaman niyo. Eh, bakit ka umiiyak? Nay, sorry po. Ha? Eh, bakit ka humihingi ng tawad? Eh, basta ho, sorry lang ho, Nay. Huwag mo na akong alalahanin pa, anak. Okay lang, Nay. Huwag niyo pilitin yung sarili niyo. Ako na lang umunang tutulong kay Mang Teban. Hindi. Gusto ko. Gusto ko ako ang aalalay sa taong mahal ko. Nay naman. Bakit? Oo. Tinanggihan ako ni Teban. Pero hindi naman na bago ang pagmamahal ko para sa kanya. Sabi nga niya, hindi ba? Yung asawa niya, ang huling taong mamahalin niya. Pwes, siya ang taong una at huling mamahalin ko. Na, walang masama doon, anak. Hindi lahat ng pagmamahal ay masusuklian. Ano naman kung hindi masuklian? Masaya na akong nagmamahal ako. Simulat sa Paul, ako lang naman ang nagmamahal. Huwag mong alalahanin. Sanay na ako na ako lang ang nagmamahal. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito.